Okay, alright. Isang magandang hapon, tanghali at gabi po sa ating lahat. Update po tayo sa King Pao. Bago ko po umpisan ng aking update or content, gusto ko lang po magpasalamat sa aking mga subscribers, mga content kagaya ko na content creator, mga sumusuporta sa akin, mga fans ko din po na sumusubaybay sa akin. At lalong-lalo na sa Panginoon na nagbibigay gabay sa ating mga content, maraming salamat po. Umpisahan na po natin ang update sa King Pao. Okay, alright, umpisahan na po natin. Ayon sa aking puting ahas po, habang nagjajaging daw si Kim Chu at si Paolo Avellino sa mga moment po nila na parang kumbaga is parang jogging moment ba yung exercise nila ng mga yung moment lang nila na dalawa ba? Parang kumbaga lang yung bonding po nila. May mga napansin ang mga netizen na parehas sa mga damit nila, yung mga sando na ginagamit, parehas din po yung mga medyas. Twinny daw po ang tawag sa mga yun. Twinny daw din po ang mga sapatos. Ang tanong ko po sa inyo na mga netizen, mga sumusuporta sa kanila, may mga meaning ba yung ganun sa inyo or wala po? I-comment nyo na lang po kung may reaction po kayo doon at free lang po mag-comment. Para sa akin po, para sa akin bilang isang content creator, na pag nakikita ko po na may twinny ang mga suot, yan po ay may meaning po yan bilang kaibigan, trip lang, or mag-jowa, or may special na sa kanila. Para sa akin po, yun po yung meaning nun. Dadako na naman po tayo sa pagsaklolo ni Paolo Avellino kay Kim Chu nung nasa backstage po siya at nung tinext po siya ni Kim Chu na puntahan siya dahil nga umaagligid sa kanya si Gerald Anderson. Ito yung pinakamaganda dito mga netizen kasi mga fans ko kasi nakikitaan po natin na yung tambalan ng Kim Pao, may respeto si Kim Chu sa kanyang katambal. Kasi kung hindi, hindi niya po iti-text si Paolo Avellino para sunduin siya dun sa backstage. Kasi nga, nandun si Gerald at si Gerald naman ay umaaligid sa kanya dahil gusto siyang kausapin. Ayon sa aking mga sources, mga legit na sources po na nakakakita sa kanila, hindi ko man alam kung totoo man to or hindi kasi ayon lang naman po sa kanila. Si Kim Chu daw ay panaiiwas kay Gerald Anderson dahil sa kadahilanan na si Gerald Anderson ay my girlfriend na po. Alam naman ng lahat na si Gerald Anderson ay may jowa na at girlfriend. At pinapapubliko pa to na may girlfriend talaga siya. At matagal na. Ay itong si Kim Chu, alam niya kung ano yung mga does and don't. Dahil ayaw din niya na magkaroon ng ghosting na salita patungkol sa mga ganyan na bagay. Kaya po siya panay ng iwas kay Gerald Anderson. Kaya nung napansin ng mga netizen na panay iwas si Kim Chu kay Gerald Anderson, hinahangaan siya talaga dahil alam niya kung gaano kasakit naman ang maghosting. Natuto na si Kim Chu sa mga past niya at naging past niya naman si Gerald. Natuto na siya at alam niya na kung paano niya na i-handle yung mga ganun na bagay. Alam naman natin lahat na si Gerald Anderson at si Kim Chu ay unang nakakilala sa PBB house kasi nga po dati na silang mag-housemate before at doon din po nakikilala ang tambalan nilang Gerald at Kim Chu. May tambalan po kasi sila yan noon eh. Alam naman natin na doon din sila nakakilala, doon din sila nagka-love team at doon din po nagka-developan ng kanilang mga relasyon. Kaya itong si Gerald na to, dahil alam niya naman na sumisikat si Kim Chu. Dahil nakikita niya kung gaano kagaling si Kim Chu at maraming humahanga kay Kim Chu.
Kaya siguro gusto niyang sirain na naman si Kim Chu sa mga moment na gusto niyang kausapin na hindi natin maintindihan kung anong rason. Para sa mga kagaya kong content creator at sa mga netizen na sumusuporta sa Kim Pao, mas pabor po ako sa Kim Pao. Kasi isipin mo po, yung ginagawa ni Gerald Anderson na nag-aaligid-aligid kay Kim Chu na umiiwas na si Kim Chu, ay yun po isang respeto kay Paolo Avellino na partner niya. Lahat po tayo napapansin po yan na si Kim Chu ay umiiwas na. Kahit po tignan mo si Kim Chu, sobrang buti niyang tao, mapagbigay, ang dami niyang natulungan. Lahat po yan, marunong din po siyang mag-handle ng mga kanilang relasyon. Yan po yung nagustuhan ng mga netizen sa kanya dahil lahat binibigay niya. Talagang taus-puso siyang nagtatrabaho ng maayos at binibigay niya ng buong buo. Walang halong negatibo. Alam naman natin po yan. So kasi Kim Chu din, pag makipag-relasyon siya, halos nagtatagal. Isipin nyo yung relasyon nila ni Gerald Anderson. Kahit nakikitaan na siya ni Kim Chu na nag-ghosting na, pilit pa rin siya na binubuhay ni Kim Chu. Pilit niya pa rin na dinidepensa si Gerald Anderson para lang walang issue sa kanilang dalawa. Ganyan din po kay Zian Lim noon. Nagtagal po silang ng 12 years after all ang pagsisikap ni Kim Chu. After all, ang pagsikripisyon ni Kim Chu sa kanya, hinandle niya lahat. Tapos at the end of the day, ginosting din po siya ni Zian Lim. Alam naman natin yung mga kwento sa likod ng karelasyon ni Kim Chu. Alam naman natin lahat na priority ni Kim Chu ang kanyang karir at kagaya din po ng kanyang mga ex. Kaya ngayon at nakita po natin na napaka-matured na po si Kim Chu sa ngayon. Kaya nga po laking pasasalamat natin kay Paolo Avellino dahil sa kabila ng kahirapan, sakripisyo, sakit, dulot ng mga ex ni Kim Chu kay Kim Chu. Si Paolo Avellino po ay hindi napagod na intindihin siya, sinuportahan at minahal siya at nagpakatotoo po kay Kim Chu. Kaya po ang napansin ng mga netizen at sobrang mahihiyain po si Paolo. Hindi po siya yung mga rock and roll na dating. Mahihiyain po siya sa mga interviews at lahat ng mga shows niya po, mall shows. Kaya pag kinukumpara mo yung mga ex ni Kim Chu at sa ngayon na kay Paolo Avellino, sobrang dihamak na, sobrang layo. Kaya sa katunayan po, lahat po tayo gustong makilala si Paolo Avellino at gustong makatambal si Paolo Avellino dahil po ang nagiging idolo ng mga karamihan sa ngayon ay ang Kim Pao, tambalan ng Kim Pao. Ayon po sa aking legit na source, nung spotted daw sila Kim Chu at Paolo Avellino sa restaurant ba, yung may tawag, I don't know if that is true naman. Pero nasa gitna ng camera po yung sinabi ni Paolo na, "Babe, anong gusto mo dito?" That's, she called Kim Chu na babe. Lahat po tayo, natuwa ako dun nung nasabi sa akin yun na nadulas si Paolo Avellino na tinawag niyang babe si Kim Chu. Sobrang saya ako nun dahil alam ko naman na hindi lang saya ang ibibigay nila sa atin, kundi nagiging inspirasyon na din po natin sila. Sa kabila po ng maraming problema sa mundo, ang Kim Pao po ang nagbibigay ng saya sa atin. Sa mga kalungkutan natin, panoorin lang natin ang Kim Pao, masaya na po tayo, di ba po ba? Kaya sa lahat ng mga commenters dyan, think positive po. Kasi lahat naman tayo ay idolo po natin ang Kim Pao. Isa na naman itong pagsubok sa kanila na nung magkakaroon sila ng mga parang reflection ba. Dahil nga po may bagong movie silang dalawa at may mga challenging po yun. Sa ngayon po, hindi pa natin alam po anong movie yung kanilang ipapalabas by the next 2004
2025 pala po. This coming 2025. Hindi po natin paalam kung anong klaseng movie po yun kasi pinag-iisipan pa ng mga red director nila sa mga staff po nila. But I agreed na maganda rin yung kinakalabasan o kakalabasan po ng kanilang movie. Kasi alam naman natin lahat na kung paano magtrabaho ang Kim Pao. Alam naman din natin lahat kung gaano sila kasinsir sa kanilang trabaho. Sa kabila po ng mga nagko-comment na mga negative sa Kim Pao, alam naman po natin lahat na wala namang perfectong tambalan ba. Alam naman din natin lahat na ginagawa lang naman nila yung kanilang makakaya. At yun po ay kontento na po tayo dun. Huwag na po natin hayaan na lahat ng bagay ay gawan natin po ng negatibo. Dahil lang po, ayaw natin sa tambalan nila. Di pa po ba? Para sa akin lang po kung ayaw mo yung tambalan nila, huwag ka na lang manood sa kanila. Pero kung gusto mo din yung tambalan nila, then fight for it, go for it, panoorin mo sila. Kasi sila yan po ay magiging inspirasyon po natin sa pang-araw-araw po. Dadako na naman po tayo sa isang comment na ito hindi na natin banggitin kasi ay sa lahat ng mga vlog ko po ayaw ko magbanggit kung anong pangalan. Mahirap naman po kasi na magbanggit tayo. Sabi po niya, sa wakas, alam naman kasi ni Kim Chu na my girlfriend na si Gerald Anderson, sabi po niya. At saka, hindi naman lingid sa kalaman ni Kim Chu ang paghihirap niya nung sila pa ni Gerald Anderson, sabi niya. Para sa akin ay tama siya. Tama yung nag-comment na sa wakas, alam na ni Kim Chu, which is very true naman po. Dahil si Kim Chu po ay naging ex niya sa Gerald at alam niya na at kilala niya na kung anong galawan or ano yung mga style ni Gerald Anderson. Alam din ni Kim Chu kasi yung mga galawan ni Gerald pagdating sa mga babae na kung gusto niya ay makukuha niya. Yun yung kanyang sistema sa buhay ba? Kung ikaw ay babae, dahil si Kim Chu po ay isang babae, ramdam niya yun at alam niya kung gaano kasakit yung ginawa sa kanya ni Gerald. Kung yun yung isip ni Kim Chu na hindi dapat niyang pansinin si Gerald, which is tama. Pero kung iisipin ng mga ibang tao na ginagawa niya lang to dahil sa mga negative ba, hindi naman siguro tama yun. Sa aking lagay, tama yung ginawa ni Kim Chu. At hopefully, hanggang kaibigan na lang sila or kung ano man yung intention ni Gerald sa kanya, wag naman na sana niya ituloy kasi maging kontento ka kung may girlfriend ka na, diba? Nadako na naman po tayo sa pangalawang comment. Kim Pao forever. Sana hindi magbago si Kim Chu kay Paolo Avellino kasi alam naman natin lahat na mas bagay sila kumpara kay Gerald Anderson. Dito tayo pumapalakpak at dito ko rin nasasabi na mas pabor ako sa Kim Pao na tambalan. Kasi nga po nakikita natin na ang Kim Pao ay napakaswak na tambalan. Halos po lahat dito mga netizen, mga sumusuporta, ay talagang botong-boto sila kay Kim Pao, kay Paolo Avellino at kay Kim Chu. Kahit yung mga iba po ay dinidiscriminate po si Paolo dahil may anak at si Kim Chu po ay wala pang anak. Hindi naman siguro tama yan na pati mga anak na idadamay sa mga ganyan na terms, di pa po ba? Sa mga parents na single father or single mom, you should salute them. Hindi po kailangan na ibaba natin sila dahil nandun na po sila sa kalagayan na ganun. We must be or dapat lang na saluduhan po natin ang mga single mom at single father dahil po sila lang po yan ang nagtataguyod sa kanilang mga anak. At yan po ay proud po ako dyan
sa ginawa ni Paolo Avellino, na hindi po niya tinago na may anak siya sa publiko. At inadmit po niya na suportado po ang anak niya sa kanya. Laking pasasalamat niya po yung anak niya sa kanyang daddy na si Paolo Avellino dahil pinakilala din po niya si Kim sa kanya. At ganun din po si Kim, pinakilala din po niyang sarili niya sa pamamagitan nun, sa pamamagitan po ni Paolo Avellino at dun po sa anak niya. Alam naman natin lahat yan na darating yung panahon na aamin din ang Kim Pao sa atin. Pero wag na muna natin pangunahan sa ngayon. Kasi kailangan muna natin silang intindihin, gabayan, at suportahan. Sa mga content creator na kagaya ko, maraming salamat po sa mga viewers ko din po. Please, pagpatuloy nyo lang pong subaybayan ang aking content kasi everyday po akong nag-upload sa Kim Pao. Sa mga subscribers ko po, please subscribe, like, free lang po mag-comment. Wala pong bayad ang mag-comment ito. Free lang po kayong mag-comment at sagutin po natin yan ng maayos po. Wala po tayong problema po dyan. At pakishare na din po para sa mga engagement ko po. Magtulungan po tayo. Maraming salamat po.